Ayon mga kapadadyo, magandang hapon po sa ating lahat. At nandito nga kami kasama ng aking kasama yan. At yun, may nakita tayo na isang kababayan na nagbike. At niyaya kami papunta doon sa Binyo malayo-layo sa may bandang dagat. Ang problema noon sa kalagitan ng aming paglalakbay ay nasiraan siya ng pedal. Kasi sabi niya at kwento nga niya ay nag-lost trade yung panghigpit doon sa pedal. Na nasubrahan daw niya ng paghigpit, kaya naging nag-lose trade. So mabuti ay medyo maaga pa at meron siyang tools na dala, kaya inayos niya agad kasi nahihirapan siya. So ako umiksi na lang ako dyan, tingnan niyo. Wala mang ginagawa niya kundi tumitingin-tingin lang. So sabi ni kabayan, yung kanyang bike nga ay kakaiba, nasa 70,000 pesos. Grabe ang tindi, no? Maganda rin kasi, magaan, at saka pwede talaga siya pang yung panglubak ng mga ano. Hindi siya pang road. Pero galing niya ng Pilipinas, dinala niya sa Saudi. Ganong katindi yung pag-aalaga niya sa kanyang bike. At ginastosan talaga niya, sabi nga niya, inaabot niya ito ng 70,000. So ito yung paligid na kung saan kami ay nasa kalagitnaan ng daan na kami nasiraan at huminto lang kami. So tingin-tingin muna ako sa paligid, ang ganda nga dito. Medyo malawak, malapit ito sa may cemetery nila o yung public cemetery. Napapansin niyo ba yung mga poste na yan? Ay walang ang wire o walang nakasabit kasi sa ilalim yun ang binaon nila, sa ilalim yung wire. So ito, dahil Friday, walang halos sasakyan. At dito naman talaga, bihira lang yung sasakyan, lalong-lalo na ngayon, Ramadan. Pag ganitong oras, wala pa masyado. So, madalas naman kami dumadaan dito pag pumupunta kami ng dagat. Siguro nakita nyo na yung previous namin ng mga videos. At hinihintay ko lang matapos sa kabayan. Yan, tapos na pala. So tara na, papunta kami yun sa tabing dagat. Pero malayo pa yung aming pupuntahan. Siguro pagbalik namin dito, gagabihin na kami. Kasi magbandang alas 5 na rin yan. Dahil late din ako nagising nung magyaya yung aking kasama na si Joy It Yourself, yung nakapula. At nakita nga niya ito si kabayan. Kaya nagkayayaan. At nakakatuwa din na meron tayong kababayan na may interest na ganito. Kasi kami mahilig din kami magbike. So habang naglalakbay kami dito sa kahabaan ng daan na ito, ay nakipagkwentuhan si kabayan. At talagang nakakatuwa lang si kabayan dahil sa sobrang daldal. Kaya nawala yung pagod namin. Hindi namin alam na malayo na pala yung aming narating. So daan-daan lang kami habang nagbabike, nakipagkwentuhan niya. At ako naman nasa likod lang, nakikinig lang ako dyan. Medyo mahangin ang panahon nung araw na yun. Hirap na hirap kaming magbike dahil pasalubong yung hangin. Pero okay lang, at least nakaka-exercise nga. Sana nga tuwing Friday ganito yung ginagawa namin. Medyo may kalayuan ito mula sa bahay hanggang doon sa may dagat. Malayo. Pero ang ganda ng dagat nila kasi hindi talaga nila kumbaga pinipreserve talaga nila o iniingatan nila na masira yung karagatan nila. Kaya bihira lang nagpapaligo sila at sinisita agad ng kanilang mga bantay dagat, yung kapag meron naliligo. Hindi naman custom ang tawag nun. Ano ba tawag nun, guys? Kalimutan ko rin ang tawag doon. Basta may nagro-robing dyan na sasakyan, guys. Pata naninita kapag may naliligo, lalong lalo na kapag gumagabi na. Ayaw nilang ganun. At saka iniiwasan nilang manguha ng shell o kahit ano dyan. Kasi pinipreserve na nila. Matindi ang bantay nila dyan sa dagat. Pero masarap ang hangin kapag nakatambay tayo, nakaupo at nagkipagkwentuhan. Sarap lang sa hangin. Bihira lang din kami nakapunta na agad niya sa ngayon dahil dosi-dosi yung oras ng trabaho namin. So, yan, tuloy pa rin natin. At samahan nyo kami hanggang saan kami makarating sa aming paglalakbay.
May mga part 2 pa, 2 part 3. Kasi pinutol ko lang dahil masyado mahaba yung aming paglalakbay. Hanggang pag-uwi, binambi na kami. So nakakatakot lang dumaan sa may bandang cemetery, public cemetery guys, meron din ako mabaho nga lang. Hindi namin alam kung daga, pusa ang patay na amoy. Alam naman natin kung paano nilibing o ililibing ko kanila. Pero natakot lang ako doon dahil wala kaming halos ilaw kasi hindi naman namin. So katakalain na tumagal kami ng alas 8 na ng gabi kami. So napadaan kami doon sa public cemetery. So yun, tuloy-tuloy at malapit na tayo sa dagat at dito na tayo sa may bungad. Palikon na kami dyan. So dubling ingat lang mga kababayan na mahilig magbike, lalong-lalo na dito sa gitnang silangan. Huwag tayo masyadong kumpiyansa at kumpante kapag nagbabike tayo at lagi tayo may kasama kasi alam mo na kung bakit, kasi marami na tayong nabalitaan patungkol dyan sa pagbabike-bike na mag-isa. So kailangan talaga may kasama tayo at huwag natin iwan yung ating kasama kapag nagbabike tayo. Lumingon din tayo paminsan-minsan kung nasaan na yung ating kasama para alam natin kung ano na nangyayari. Ganun ang samahan sa pagbabike kahit sa pagmotor, kailangan natin. So dahil nandito na tayo at nakita na natin yung karagatan at nakakatuwa lang at ang sarap lang talaga sa pakiramdam kapag ako'y o kami nakakapamasyal dito sa dagat na to. So malawak at sa ngayon ay high tide. Ayan, malawak yung kanilang karagatan dito. Ang alam ko ay nasa harapan yata ito ng Red Sea or ng Jordan, Ilog Jordan. Itong ano na to. So, papakita ko sa inyo sana. Pero, titingnan natin kung nakuha ko ba yun talaga. Ayan, medyo nano ko pala. So, yan ang karagatan dito. Na medyo mababaw yun sa may ano, bungad lang. Pero malalim na yun dyan, bawal na pumunta doon. So tuloy-tuloy tayo, nandito tayo sa gutter. Ganito yung kanilang gutter, ginagamit ng bricks. So dumaan lang kami dito sa gutter na ito para safe, mas safe tayo ng ganito. Pero hindi pa rin tayo kumpanting habang tayo ay naglalakbay dito sa itong gutter na to. O kahit saan naman, basta may kasama, kailangan natin hintayin kung naiwanan o kung ano nangyari. At huwag kalimutan magdala ng tubig o kaya tools para sa kumasiraan nga tayo ng ating bike ay meron tayong paggagamitan. Alam nyo naman yan sa mga bikers kung ano kailangan natin kapag tayo nagbabike. So double check lang natin yung ating bike para mas safe ang gulong, ang brake, kung ano pa nung dapat natin i-check. So dito, medyo natutuwa na nga kami kasi dalawa lang kami dati, ngayon tatlo na kami kasama ni ano. Ang pagkakaalam ko dahil sila lang naman masyado nag-usap ako, nakikinig lang ako, taga Bulacan siya. Pero hindi, asawa lang niya yata yung taga Bulacan. So nagmamaritis na lang ako dahil nakikinig lang naman ako sa kwento nila. So yun, si Joy Tiosheb galing yan ng bakasyon. Taga Zambales din yan. So i-follow nyo ang kanyang Facebook page sa Joy Tiosheb at ang kanyang vlogs na Joy Tiosheb. Ang sa akin guys, paki-follow o paki-subscribe din sa aking YouTube channel na Padajon Vlogs. Ayan, abang ito, nandito sa gilid, hindi ako makababa kaya nagbabike nga lang kami. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ganito lang yung buhay ng mga local dito at sila ay kontento na sa pagano. Nandito lang sa gilid ng dagat, kumakain kasama ang pamilya, namimingwit na kahit hindi naman ganun ka ano, na makakuha sila yan, may namimingwit. Ayan. At yung buong pamilya nandito, bawal naman natin i-focus yung camera. Kasi nga, pag sa araw talaga, huwag natin ito tukang kamera sa kahit sinong pamilya, sa anak o sa ano, na walang permission sa kanila. Nahihirapan tayo din pag gano'n. Kung sakaling masisita tayo, pinapadelate, ganun lang naman. So, respeto na lang at dapat alamin talaga natin
yung tradisyon nila at saka yung kultura nila. So dito tinuro